Kobre, nagbabalik na naman tayo sa panibagong travel adventure. At ako nga pala, sila Kwacherong Kobre, nagbibigay sa inyo ng totoong travel guide na swak sa inyo. At ngayon, nandito tayo sa Queen City of the South, Cebu City. Nandito ako ngayon para maghanap ng bagong pasyalan na pwedeng-pwede kahit sino. Sa dati nating adventure na napupuntahan, palagi natin naiisip na mayroon sana isang lugar na kakaiba at bago sa paningin natin. Kaya tuloy-tuloy pa rin kami sa paghahanap ng mga gandang pasyalan sa taas ng bundok ng Cebu City. Gamit ang motorcycle na malalintahan mo lang ng 400 to 800 pesos for 24 hours. At dadaan ka lang sa Cebu Trans-Central Highway at marami ka nang mapapasyalan at makikita rito. Ang highway na to ay talagang maikukumpara mo sa Tagaytay. O di kaya pag umaakyat ka papuntang Baguio. Dahil nga sa malamig na klima sa lugar na to, napakagandang mountain view. Sa aming pag-road trip, napadpad kami sa Balamban Cebu. At dito, the pride ng Balamban Cebu, the best of the most flower garden, the Buwakan ni Alejandra. Ang exact location nito ay sa Barangay Gaas, Balamban Cebu. 30 to 45 minutes drive from GY Square. Pag naka-V-hire ka, kailangan mo lang pumunta sa Ayala Center Terminal at hanapin ang papuntang Balamban via Trans-Central Highway Road. Ang pamasahe ay nasa 120 pesos per person per one way. At sabihin lang na i-drop ka sa Buwakan ni Alejandra. Ang entrance fee ay 75 pesos per adult at 50 para sa mga bata, PWD at senior citizen. Ito'y nagbubukas ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Captivate yourself with an awesome vibrant flower garden. Marami na ako napuntahang na flower garden sa buong Pilipinas pero dito lang ako namangha at napawaw. Dahil sa iba't ibang formation ng flower na talagang ma-breathtaking ang still the spotlight. Ang Buwakan ni Alejandra, which is the Visayas translation, Alejandra Flower Garden. Ito'y nagbukas noong May 2017. Ngunit hindi gaano nakakuha ng pansin marahil dahil sa kawalan ng social advertisement at pagtaas ng kasikatan ng iba't ibang flower garden tulad ng Sirao Flower Garden. Hardin ay pinapalibutan ng iba't ibang klaseng mga bulaklak at ito'y nagbibigay ng magandang tanawin at nakakamanghang flower formation. Kaya talagang mapapagaan ang iyong pakaramdam. Ang kapaligiran nito ay tinuturing stress reliever dahil na rin siguro sa magandang klima at nakakaakit ng mga kulay ng mga bulaklak. Antik na kasaysayan ng pag-ibig at passion ang nakakamanghang lugar na ito. Ilang oras nang layo mula sa lungsod, ang lugar na ito ay tunay na yumayakap sa inang kalikasan dahil sa iba't ibang magagandang bulaklak at namumulaklak ng may pag-iingat. At hinahambing ko siya sa Hardin ng Eden. Makahanap ng ilang mga bulaklak na bihira mong makikita sa paligid. Tamang-tama sa mga mahihilig sa kalikasan at mga adventure na humahanga sa kapaligiran.
sino nga ba si Alejandra? Siya ba ang may-ari ng hardin na yan? Sa aking pagsasaliksik, si Alejandra ay totoong tao na mahilig talaga sa bulaklak. Kilala sa lugar na yan na mahilig magtanim. Ito'y binan ni Eleterio Gintap ay isa sa mga bumuo at nagbigay kulay sa hardin na yan. Sa panahon ng pananakaw ng mga Hapon, nagbahagi si Alejandra ng isang kwento ng isang insidente na ang mga sundalong Hapon ay naabala ng mga bulaklak na yon. At sa halip na patayin ang mga tao sa nayon, ibinaling nila ang kanilang pansin sa mga bulaklak na itinanim ng mga taga-baryo. Lagi namin inakayat ang lahat na maging responsable ng lakwatsero. Iyakin sundin ang lahat ng patakaran ng hardin. Tulungan natin protektahan ang mga bulaklak sa pamamagitan ng pagpapaalala rin sa mga kapwa turista. Lalo na kapag may nakakita kang taong sinisira o tinatapakan ang mga bulaklak. Magiging responsable rin tayo sa pagtatapon ng basura at dapat ilagay sa tamang lagayan.